Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Maaga akong nag-asawa dahil nais ng aking mga magulang na umalis ako sa bahay sa lalong madaling panahon at magpadala ng pera sa kanila. Mahirap kami at nais nila akong magpakasal sa isang mayaman. Ngunit syempre hindi madali iyon at lalo na hindi naman ako sinuwerte. Hanggang sa nabuntisan ako ng isang gwapo ngunit babaerong lalaki na may mahabang buhok at nagpanggap na mukhang mayaman. Sa sandaling nabuntisan ako, naglaho na siya na parang bula. At makalipas ang ilang taon, nakilala ko ang isang lalaki na napakabuti sa akin at tinanggap ang aking anak na lalaki bilang kanyang anak. Ngunit siya ay kapos din na tulad ko at walang permanenteng trabaho. Pero kahit na isang kain at isang tuka kami, masaya naman ang aming pagsasama at hindi nagtagal, biniyayaan kami ng isang supling na babae. Subalit, mas lalo kaming nahirapan noong dalawa na ang aming naging anak dahil laging kulang ang aming kitang panggastos. Doon ko lang napagtanto at nauunawaan ang sinabi sa akin ng aking mga magulang na mag-asawa ng mayaman. Lumayo sa akin ang aking mga kaibigan, maging ang matalikong kaibigan noong high school dahil madalas akong nanghihiram at hindi ko ito mabaya-bayaran. Mga nanay sa aming kapitbahayan na lagi akong tinitingnan ng mababa lalo na nung madalas akong nanghihingi ng pinaglumaan na gamit ng kanilang anak. Maraming beses na nais kong tumakas sa kahihiyan at iwanan ang aking kasalukuyang buhay pati na rin ang dalawang anak at asawa at hindi na lumingon. Ngunit sa kabutihang palad, pareho kami nang nadarama ng aking mister at pinangako sa isa't isa na mas lalo pa naming pagsisikapang maitaguyod ang aming pamilya. Hanggang sa siya ay namasukang isang tricycle driver at kalaunan nagkaroon kami ng sarili naming tricycle. Doon na nagsimulang bumuti ang aming kalagayan at kahit papaano ang aming buhay ay hindi na inaalala na wala kaming uulamin. Pero ang buhay na ito ay hindi nagtagal dahil may trahedyang lumapit sa amin. Na-aksidente ang aking asawa at nasawi ito. Tuluyan na niya kaming iniwanan. Labis akong nasalanta, nalungkot at tuliro at hindi makakain hanggang sa namuo ang aking galit sa aking yumaong mister kung bakit niya ako iniwanang mag-isa. Batid kong hindi niya kasalanan ang nangyari at nakatanggap ako ng abuloy mula sa kabilang partido na kasama din sa aksidente. Medyo malaki ang aking natanggap. At ginamit ko ito upang magsimula ng isang maliit na karinderya na nagbebenta ng mga pagkaing Pinoy, kasosyo ang aking pinsang magaling magluto. Nagtrabaho ako tulad ng isang baliw na babae, doble kayod araw at gabi. Kung hindi ako magsumikap, baka sa basurahan kami manirahan ng aking mga anak. Desperado din akong maibigay ang magandang buhay para sa aking mga anak. Noong una, dala ng pagod, nakalimutan kong patayin ang kalan at may ginawang iba. Nagdulot ito ng sunog at nasunog ang kalahati ng kusina. Pero buti na lang, hindi nasunog ang mga gamit pang luto. Nagtamo din ako ng sugat at nasunog ang aking braso na nag-iwan ng malaking peklat dahil natataranta at nagsisikap na patayin ang nagliliyab na apoy. Sa aming pagsusumikap, naging maganda ang takbo ng aming karinderya. At sa loob ng 15 taon, nakapagpatayo kami ng isang restoran na pag-aari ko at nakabili ng maliit na bahay at lupa sa isang hindi kamahalan ngunit ito ay sa loob ng subdivision. Wala na rin akong problema sa kakainin namin sa araw-araw. Dahil sa aking pinagmulan, lagi kong sinasabi sa aking mga anak na ang pera ang pinakamahalagang bagay at dapat silang humanap ng kabiyak na isang mayaman at hindi mahirap. Sinabi ko ito dahil pinagdaanan at naranasan kong maging mahirap at hindi madali ang buhay kaya naman mas gugustuhin kong mas lalong gumaan ang buhay ng aking mga anak. At dahil hindi ako nakapag-aral ng high school pati ang kolehiyo,
pinagsikapan kong mapag-aral sila hanggang makatapos sila ng kolehiyo. Naisip ko rin na mag-aral sila sa kolehiyo upang magkaroon sila ng mas magandang oportunidad na makapaghanap ng magandang trabaho at may posibilidad na makahanap sila ng kasintahan na mayaman. Nung nagtapos na ang aking mga anak sa kolehiyo, pareho silang nagsimulang magtrabaho. Ang anak kong lalaki ay nagtrabaho sa isang call center at ang anak kong babae naman ay sa accounting office. Kahit na maliit ang kanilang sweldo, alam ko balang araw at sa kanilang pagsusumikap ay lalaki din ito. Pagkatapos isang araw, si Eman, ang aking anak na lalaki, ay nag-uwi ng isang dalaga na nagngangalang Anet at ipinakilala niya sa akin bilang kanyang nobya at sinabi sa akin na nais niyang pakasalan ito at hinihiling niya sa akin ang aking basbas. Si Anet ay isang petite na dalaga na mga nasa edad na mahigit sa 20. Maganda, mahaba ang buhok at mahiyain. Nakasuot ng isang blusa at palda na mukhang hindi niya pag-aari. Noong una ko siyang makita, nangangalingasaw ang amoy niya. Ang amoy na pamilyar sa akin. Halata kong naaamoy sa kanya na siya ay isang mahirap. Gaano man siyang umiti, kahit na nakasuot siya ng magandang damit na halatang hiniram niya, ay hindi niya maitatago ang katotohanan siya ay salat sa salapi. Hindi ako maaaring magkamali dahil nanggaling din ako sa kahirapan. Bagamat maganda ang kanyang itsura at mukhang mabait ang kanyang ugali, hindi ko maiwasang makaramdam ng agarang negatibong reaksyon hingil sa kanyang pinanggalingan. At tama nga ang aking paunang impresyon. Batid ni Emma na hindi ako sasang-ayon dahil sa pinanggalingan ni Anet. Kaya maingat niya itong ipinakilala at pinuri ang kanyang nobya na masipag, maganda at mabait. Habang nagsasalita si Emma ng kanyang komento ukol sa kanyang nobya, bigla ko siyang pinahinto sa pagsasalita at pinarangka si Anet at nagtanong tungkol sa kanya. Si Anet ay nagtapos ng high school at nagtatrabaho siya sa isang insurance company mula noong bilang tagalinis, tagaayos ng mga dokumento at makalipas ng ilang taon, naging ahente siya ng insurance gaya ng para sa sasakyan, bahay at life insurance. Lumaki siya kasama ang kanyang ina na may sakit at tumira sila sa isang silid sa bahay ng kanilang kamag-anak. Ang kanyang ina ay may sakit pa rin at bihirang bumangon, kaya't ginugol ni Anet ang halos lahat ng kinikita niya pambili ng gamot at pangpa-ospital. Sinabi niya na nagsusumikap siya at ang pagbebenta ng insurance ay kailangan maraming kakilala, lalo na ang mga potensyal na mga kliyente ay gusto at may pambayad. Kadalasan ang kanyang mga kliyente ay ni-refer sa kanya ng kaibigan o kaibigan ng isa pang kaibigan o kakilala. Wala naman siyang masyadong kaibigan o kakilala kaya hindi siya madalas nakakakuha ng kliyente. Pero sinabi niya na hindi siya susuko at magsusumika palalo. At alam naman ng kumpanyang pinapasukan niya na siya ay masipag kaya binigyan siya ng pagkakataon na maging ahente at tumaas ang kanyang kita. Nakangiti siya sa akin habang sinasabi niya ito at kahit na gusto ko siya bilang isang tao, kinamumuhian ko ang katotohanan siya ay galing sa hirap at mahirap pa rin hanggang ngayon. Alam kong masama ang tingin sa akin ng iba dahil ganito ako mag-isip, pero ayaw kong maranasan ng mga anak ko ulit na maghirap. Hindi ko maatim na maranasan nilang muli iyon. Isa lang akong ina at gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti nila. Kaya pagkatapos ng pagpupulong, sinubukan kong kumbinsihin na huwag siyang pakasalan. Eman, anak, ang liit ng sahod mo at ganoon din si Anet. Madami pa namang ibang babae dyan. At least may maayos na kita at profesional. Alam kong makakakita ka ng taong ganoon, kaya huwag kang magmadali. Ayaw kong bumalik ka sa dati noong tayo ay naghihikahos noon. Hindi pa huli ang lahat sa inyong dalawa. Hiwalayan mo na siya. At isa pa, malay mo, napakadami niyang kamag-anak na kaparehas niya. Kapag ganoon ang nangyari, ikaw ang magiging takbuhan nila. Hindi posibleng mangyari iyon. Darating ang panahong hihingan at hihingan kanya ng pera, paliwanag ko sa anak ko. Sinang-ayuna naman ng anak kong babae ang sinabi ko kay Eman. Ewan ko ba dyan, ma? Hindi ko maintindihan si kuya.
Sa dinami-dami ng babae, si Anit pa ang napili niya. Malamang sa malamang, nagkukunwari lang yan na mahinhin, kawawa, tapos sasamantalahin niya ang kawawang puso ni kuya. Gatong ng anak kong babae. Ngunit matigas ang ulo ni Eman at hindi siya nakinig. Nang subukan kong sabihin na hindi ko inaaprubahan ang kanilang pagpapakasal, sinabi niya sa akin na hindi niya hinihingi ang pagsang-ayon ko, kundi ang hinihingi niya ay ang aking basbas. Doon ko napagtanto na desidido at hindi ko na mababago ang kanyang isip. Dahil sa katigasan ng ulo ni Eman, lumalaki ang pagkamuhi ko kay Anet. Nagagalit ako sa dalaga dahil pilit niyang inilalayo-palayo sa akin ang aking anak na si Eman at hinihila sa direksyon ng buhay na kahirapan at miserable. At ang kinatatakutan ko ay parang nagiging realidad na. Ginugol ko ang aking buong buhay na magsumikap upang mabigyan ng magaan at magandang buhay ang aking mga anak. Nakakadismaya at nakakalungkot, kaya naman bihira ko lang sila makita. At kapag bumibisita sila, ako ay mailap. Kahit na mabait, maawain at matulungin ang dalaga, ay hindi ko ito pinapansin dahil ang tanging nakikita ko lang ang kanyang mga negatibong impresyon ko sa kanya. Nung minsang nagdala siya ng pasta, sinabi kong busog ako. Nung minsan gusto niyang masahihin ang balikat ko, pero tumanggi ako. Batid ko ginagawa ni Anet ang lahat para matanggap ko siya, ngunit ako ay bulag at hindi pinapahalagahan ang mga ginagawa ng dalaga. Samantala, ang anak kong babae ay nagbigay ng magandang sikat ng araw sa akin nang ibalita niya sa akin na ang kanyang mayamang nobyo ay nag-propose sa kanya. Ma, nakabingwit ako ng mayamang lalaki na gusto akong pakasalan. I'm rich, rich, rich. Tuwang-tuwa at sumasayaw habang sinasabi niya ito. Napatayo ako bigla at napasayaw din sa sobrang galak. Ang araw ng kasal ng aking anak na babae, ang pinakamasayang araw sa aking buhay. Ang reception area ng kasal ay kasing garbo tulad ng mga kasala ng mga artista. Ang mga balae ko at ang iba pa nilang kamag-anak ay talagang mamahalin ang postura mula sa damit hanggang sa alahas na suot. Samantala, kabaliktaran naman ang suot ni Eman at Anet at ako ay nakaramdam ng hiya nung kami ay kukuha na ng litrato. Para silang panira dahil sa kanilang suot. Pati ang anak kong babae ay nagreklamo na bakit ganoon ang kanilang suot. Mas lalo pa akong naging pabor sa asawa ng anak kong babae nung maghandog sila na i-renovate daw niya ang aking restaurant bilang regalo sa akin. Inayos nila ang pawang ng dingding, pinalitan ng tiles, pati upuan at ilaw ay lahat bago. Dinagdagan din niya ng isang malaking TV sa bar counter area kung saan pwedeng manood habang umiinom at kumakain ang mga customer. Ang aking kusina ay parang pang 5-star fine dining sa ganda ng lutuan, oven at ihawan. At yung aking kalan, maraming kawali o kaserola ang pwede kong isalang ng sabay-sabay. Napalitan ang aking kusina ng stainless steel at napakagandang tingnan sa mata. Kaya labis ang aking tuwa at ang aking ngiti ay abot hanggang tainga. Naway nagustuhan po ninyo ang aming regalo. Ma at salamat po, pinayagan niyo po akong maging mister ng inyong anak. Wika ng aking manugang na lalaki habang pinakita niya sa akin ang katatapos pa lang na renovated kong restaurant. Labis-labis ang aking pasasalamat at na-appreciate ko ang ginawa ng aking manugang na lalaki. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, huwag po ninyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Salamat po! Kaya naman, hindi ko maiwasang ikumpara ang asawa ng aking dalawang anak. Ang mister ng anak kong babae ay pinapaulanan ako ng mamahaling regalo, samantalang puro kapintasan naman ang tangi kong napapansin sa manugang kong babae. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong lumalalim, lumalaki at lumalala ang pagkamuhi ko kay Anet. Hanggang isang araw, binisita ako ni Anet na nag-iisa at mukhang excited. Nagtataka ako kung bakit siya bumisita at nang sinabi niyang meron siyang regalo sa akin, Ma, napagtanto ko po nung binigyan ka ng asawa ni ate ng regalo
naalala ko po na hindi ko po pala kayo nabibigyan ng regalo. Nandito po ako dahil bibigyan ko kayo ng regalo. Nakangiti niyang sambit. Siyempre wala akong inaasahang mamahaling regalo. Pero curious ako kung ano ang regalo niya. Eto po, pwede po bang pirmahan niyo ang ilang mga pahina na ito? Maikli niyang sambit. Inilabas niya ang ilang mga dokumento at maraming maliliit na titik at nakita ko na binilugan niya yung dapat kong pirmahan. At ito naman ay pinirmahan ko para mabilis din siyang makaalis ng bahay. Nung matapos kong pirmahan, nagtanong ako ng, "Oh, nasaan na ang regalo ko?" "Insurance po para sa inyo. Inilista ko po kayo ng insurance para po sa inyo, ma." Malaki niyang ngiti sa kanyang labi habang binanggit ito. "Ha?" Anak nang, mula sa pagiging kalmado, biglang parang may dumaang masamang hangin at nagsiklab ako sa galit. Nasusuklam ako kay Annette at naisip ang, "Insurance? Pinapirma mo ako ng insurance para saan? Para kumita ka sa akin? Para makakuha ka ng komisyon? Ito ang regalo mo sa akin? Pwes lumayas ka na sa harapan ko. Pinapirma mo ako dahil gusto mong kumita. Dahil kailangan mo ng komisyon. Ano kala mo sa akin, tanga? Hindi ko kailangan yan. Sabi ko na nga ba eh, ang katulad mo ay manghuhut-hut lang ng pera. Layas!" Galit na galit at pasigaw kong sabi kay Annette. Pagkatapos ay, ibinato ko sa kanya ang mga papel at sinigawan ko siyang umalis na ng bahay ko. "Hindi po ma, mali po kayo ng akala. Ito po ay..." Sinusubukan niyang magpaliwanag ngunit ayokong makinig sa anumang sasabihin niya. Itinula ko siya palabas ng bahay at isinara ang pinto. Kahit na kumakatok siya ng maraming beses habang umiiyak, hindi ko siya pinagbubuksan. Matapos ang mahabang minuto, siya ay umalis. Nung gabing ding iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Eman, galit na galit sa pagtrato ko sa kanyang asawa. At hanggang ngayon ay umiiyak pa rin si Annette. Wala daw akong karapatang husgahan at insultuhin ang asawa niya. Matagal na siyang nagtitimpi sa pag-uugali ko, ngunit ang nangyari ngayon ay hindi niya papalampasin at pinuputol na niya ang ugnayan naming dalawa dahil wala daw siyang inang katulad kong walang galang at masahol pa sa demonyo ang inasal ko. Nakikinig lang ako habang sumisigaw si Eman sa kabilang linya at simpleng sagot ko ng, "Bahala kayo," at ibinaba ang telepono. Iyon na ang pagkikita at pag-uusap ko sa kanila. Ni hindi ko sila tinawagan para humingi ng paumanhin o kahit tawagan man lang. At hindi din naman nila ako tinawagan. Lumipas ang panahon hanggang sa ibinalita sa akin ng aking bunsong babae na nanganak si Annette at ako ay isa ng lola. Hindi man lang ako nasabik o nagalak sa balitang kanyang inihatid. Iniisip ko na, hindi magtatagal lalapit din yan sila sa akin para humingi ng pambili ng gatas. Pero hindi pa rin ako nakakatawag ng tawag mula sa kanila. At ayoko namang lunukin ang pride ko na ako ang maunang lumapit sa kanila. Tutal, sila naman ang pumutol ng relasyon namin. Bakit ako pa ang lalapit? At dumating ang araw na ang buhay na tinatamasa ko ngayon ay nagsimulang magbago. Isang araw, dumating ang aking anak na babae sa aking bahay at umiiyak na may bit-bit na maleta. Maliwanag na siya ay pinalayas ng kanyang mister sa kadahilan ng nahuli daw siyang mayroong ibang lalaki. Labis akong nagalit sa aking manugang na lalaki sa kanyang mga akusasyon na may ibang lalaki ang aking anak. Kaya naman hinila ko ang kamay ng aking anak para kumprontahin ang manugang kong lalaki at magtungo sa kanilang bahay. Pero ang aking anak hindi gumagalaw at umupo lamang sa sofa at may inihagi sa center table ng aming sala. Napansin ko puro iyon litrato at nung tinitigan ko ito ng maigi, ang nasa larawan ay ang aking anak na babae at nakikipaghalikan, nakikipaglandian sa ibang lalaki, hindi lang isa kundi dalawa. Nandilim ang aking paningin at maya-maya pa, naramdaman kong lumilipad na ang aking kamay patungo sa kanyang batok. Hinampas ko ito ng napakalakas at yung palad ko parang napaso sa napakainit na kawali. Ngunit hindi pa ako tapos at sinabunutan ko pa siya at hinila ang buhok nito hanggang sa meron akong nabunot na marami-raming buhok mula sa kanyang ulo.
Makalipas ang ilang sandali, ako ay huminahon at nag-aalala na paano na lang kung pabayaran sa akin yung ginastos niya sa pag-renovate ng restaurant kapag naghiwalay na silang dalawa. Sumakit ng labis ang ulo ko sa kagagahan na ginawa ng aking anak na babae. Para akong nagpalaki ng demonyita sa aking tahanan. Hindi ko kilala ang babae kong anak. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya ang bagay na iyon at itapon sa basurahan ang magandang buhay niya. At sa kabutihang palad, hindi nila ako pinagbayad sa nagastos nila sa pang-renovate. At naisip ko na, ito ang kagandahan kapag may kamag-anak kang mayaman. Hindi pa doon nagtatapos ang aking dilema. At isang araw, habang nagluluto ako, hindi sinasadyang nabuhusan ako ng mantika mula sa isang kawali at natapunan ang mga katabing kalan. Natapunan ko ng mantika, hindi lang ang bagong kalan, pati na rin ang sahig at pader. Kaya mabilis na kumalat ang apoy at hindi ko ito magawang mapatay kaagad sa bilis ng paglaki ng apoy. Merong sprinkler ang restaurant. Ngunit noong mga panahong nire-renovate ang restaurant, pinatay ang main switch at nakalimutang buksan ito. Dahil walang sprinkler, mas lalong kumalat ang apoy mula kusina papunta na sa kainan. Wala akong magawa kundi lumabas ng restaurant at humingi ng tulong. Meron naman mga nagmagandang loob na tumulong pero mas lalong nagliyab ito dahil puro mantika ang nasa kalan at maya-maya mabilis na nilamon ng apoy ang restaurant at ang kalapit na unit nito. At sa oras na dumating ang bombero, huli na at ang aking restaurant ay ganap na wasak at walang natirang napakinabangan. Mabuti naman at walang nasugatan o namatay sa sunog. Nang matapos na ang lahat, ang pinaka-problema ko ay basic lang ang insurance ng aking restaurant at hindi sakop ang sunog. Ang ipon ko at mga ari-arian ay hindi pa sasapat para mapalitan ang danyos ng restaurant at sagutin din ang nasunog na ilang unit na katabi ng restaurant. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Kahit na ipagbili ko ang aking bahay, ay hindi ito sapat. Sa pangyayaring iyon, naging mas mahirap pa ako sa daga. Siyempre ngayon, hindi na ako matutulungan ng anak kong babae dahil hiwalay na sila ng kanyang asawa. Si Emma naman ay isa din yun, wala ding pera. Sinubukan kong tanungin ang aking ilang mga kaibigan. Ngunit lahat sila ay hindi rin sinagot ang aking mga tawag o mensahe o sinabi lang sa akin na wala silang pera. Nakita ko kung gaano sila kabilis tumalikod sa akin ang aking mga kaibigan. Doon ko napagtanto na mga peke ko silang mga kaibigan at nakipagkaibigan sa akin dahil alam na meron ako. At ang labis kong ikinagulat ay tinalikuran din ako ng aking anak na babae dahil alam niyang lalapitan ko siya o hindi kaya ay aasa ako sa kanya ng pera. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Labis akong nalulungkot at nawawala ng pag-asa, kaya iniiyak nang iniiyak ko na lang ang aking sitwasyon. Wala akong pagpipilian kundi ibenta ang aking bahay at ipambayad ang lahat ng natitira kong pera para sa mga danyos. Nag-e-empake ako ng mga gamit nang may narinig akong may kumakatok sa aking pintuan. Nung buksan ko iyon, si Eman at Annette ay nasa harapan ko. Nung masilayan ko sila, hindi ko na napigilan na tumangis at napaupo. Humahagulgol ako na parang bata sa sobrang sakit at tumutulo na ang aking sipon mula sa aking ilong. Umiiyak ako dahil sa aking kahihiyan sa kung paano ko sila ininsulto sa pagiging mahirap. Sobrang nahihiya ako at walang mukhang ihaharap ni hindi ako makatingin sa kanila sa mga mata. Nung mga sandaling iyon, lumuhod ako sa sahig at pabulong na nagsalita ng humihingi ako ng paumanhin. Patawarin niyo ako mga anak. Pagkatapos ay lumapit sa akin si Annette at umupo sa sahig sa tabi ko at niyakap ako. Ma, okay lang po. Tahan na po kayo. Kalimutan na po natin ang nakaraan, ma. Malumanay niyang sabi. Ma, kumain na po ba kayo? Nagdala po ako ng spaghetti. Halika ma, tayo na po kayo at umupo sa mesa. At ipaghahain ko po kayo.
dagdag niya. Doon ko napagtanto na ilang araw na pala akong hindi kumakain at biglang kumalam ang aking sikmura nung oras na iyon at sinimulan kong kumain na parang batang gutom na gutom. Nung matikman ko ang lutong pasta ni Annette, ito ay napakasarap pero nagsimula na naman tumulo ang aking mga luha at hindi ko ito mapigilan. Ma, tahan na po. Kumain po muna kayo at kailangan niyo pong magpalakas. Sabi ni Eman habang hinahaplos ang aking likod para ako ay patahanin. Nang matapos akong kumain, doon na ako nagsimulang huminahon at napabuntong hininga. Sabay inabot ko ang kamay ni Annette at nagsalita ng, "Maraming maraming salamat anak," at humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko at pinagsisisihan ko ito ng labis, patawad. Napakasarap din ang pasta na niluto mo. Salamat ulit. Ngumiti si Annette, "Ma, naalala niyo po ba ang regalong binigay ko po sa inyo?" Maikli niyang sabi. Pero wala akong maalala hingil sa tinutukoy niya. "Naalala niyo pa po ba ang mga dokumento na pinapirmahan ko po sa inyo noon na inihagis niyo po sa akin?" Pagpapaalala niya sa akin. Naalala ko yung parte na itinapon sa kanya ang mga papel at pinagtabuyan siya palabas ng bahay. Nakonsensya ako sa inasal ko at muli akong humingi ng paumanhin. Tumangulang siya at pagkatapos ay may inilabas siyang isang brown envelope at kinuha niya ang mga papel sa loob nito at inilapag ito sa kamay ko. "Ha? Ano to?" Nakita niya ang reaksyon ko na hindi ko mawari ang inilabas niyang mga papel at nagsimula siyang magpaliwanag. Ang mga papeles na iyon ay full insurance coverage para sa restaurant kabilang ang theft, food poisoning, catastrophe at property insurance. Nakasama na din ang sunog. Sinabi niya na buwan-buwan siyang nagbabayad ng insurance premium para sa aking restaurant. At saklaw ng insurance ang danyos ng sunog sa aking restaurant, kasama na din ang ilang kalapit na unit na nasira mula sa sunog. At ang insurance ay mula sa insurance company kung saan nagtatrabaho si Annette at ang insurance na ang bahala sa pag-aayos ng danyos. Hindi ko inaakalang ang taong inaapi ko noon ay siya pang tutulong sa akin sa oras ng kagipitan. Sinagip niya ako sa isang barkong lumulubog at hinding-hindi mawawala sa akin ang bahay at maaari akong magsimulang muli. Habang si Annette ay nakangiting nagpapaliwanag, hindi ko mapigilan ang umiyak muli habang nakatingin sa kanya. Hindi nagpakasal si Eman sa isang mahirap, bagkos pinakasalan niya ang isang anghel na hulog ng langit. Sa insidenteng ito, isang bagay ang natutunan ko mula kay Annette na maging mabuti, magpahalaga at huwag humusga ng tao kahit ano pa ang estado nito sa buhay. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!